The world is changing. The new realities are not the same that they used to be before. We are going to face more disasters, be even more severe in scale and scope. We don't like hearing this because it's a scary thought, but it's a fact. It's not hopeless. It's difficult, but it's not hopeless. Ang tanong ko, ano ba ang mahalaga sa inyo? Majority ng sagot nila, buhay. Lahat ng ginagawa natin dito, yung nagtatrabaho tayo para mabuhay. Ano ba yung mga nakaambang panganib sa buhay? Kailangan natin gumawa ng isang plano para maging mabuti yung kabuhay natin. Dati, mga 30 ang banyero siya. Ngayon, hindi na siya tinitingnan. Bahala na kung ilan yung nandun o kung wala man. Yun na kasi yung, ano eh, yung normal new namin. Ako po si Dennis Das. Hanap buhay namin sa dagat. Volunteer po ako ng BDR MC sa barangay namin sa Karakaran. Nung elementary ako talaga, naka-curb siya dito. Naka-curb tong ano na to. Yung buhangin na to. Kusa siyang ano eh, kinakain ng ano, ng dagat. Kasi hindi man umaabot dito ang dagat dati pagka high tide. Kahit yung mga ibo namin dito, kasabay yun eh. Ngayon, wala ka nang makikita. Damay lahat eh. Marami po yung nasirang mga bahay ng Linda. Hanggang dito po. Hanggang dito. Ang alon hang pag may bagyo po. Sunod-sunod na malalakas na alon dahil nga sa climate change na. Kaya marami nang nasira dito sa amin. Dati, kanya-kanya ang buhay ng tao dito. Basta kanya-kanyang panalangin, kanya-kanyang isip. Wala silang alam kung paano mag-evacuate, kung saan sila makakapunta sa mga safe na lugar. Nung na-introduce yung project ng Ascend, medyo doon kami nagkaroon ng, ano eh, ng mga idea na lalo yung participatory, kung baka kaya natin bigisin yung community. Iba yung involve yung tao eh, pag nag-desisyon eh. Doon namin nabuo yung ano eh, barangay contingency plan. Sa mga suggestion, mga opinion, lahat ng mga ano, ng buong community yung nagtulong-tulong dito para magawa ito eh. Kasi wala kaming mga satellites na gano'n. Yung indigenous procedures lang yun. Yun ang ginagawa rin ng ibang munisipyo. Sa amin lang galing yun. Yung ginawa nila, yung sa transit walk, hindi to digital. Kuwan lang to, gawa nila. Lahat ng barangay namin dito, nag-present kami ng kanya-kanyang plano namin, yung mga contingency plan. So, nandoon yung hindi lang batingting yung ginagamit namin. Gumagamit kami ng yung budyunga na galing nga doon sa indigenous way of knowledge na hinihipan lang siya kasi may butas dito yan eh. Hihipan mo siya, malakas yan. Kahit nga ibang neighboring barangay, isa nakakatulong kami dahil alam din nila kung ano yung ano namin eh. Dati parang isinasapwira kami. Ngunyan, o ni si Dennis, nakulaan ko pong pasalamat kaya. Sabi ka ni o ni Dennis, ngaya, pig ano ako, na ngayon, manito, pwede ka ngayon mag-volunteer sa BDRRMC. Baka yung iba ngayon may mga ma-donate-donate man ng mga retaso, baga? Pero, pwede ka mag-suggest ang dibo na lamis. Araw gira ka ng heart shape. Gabos talaga po, ma'am, na bago. Iba na talaga kang dati. Arami na kung paano kami maglikas. Arami na kung ano ang samuyang dadarahon sa ano evacuation. Doon sa mga IP sector namin, parang nag-discriminate sila. Kumbaga, ituturing mo na silang ano, na part kayo ng community. Kasi iniisip ko, kailangan lang nating involve yung community. Ipakita sa kanila na hindi lahat ng decision dito yung barangay official lang. Kailangan makikialam tayo, sama-sama tayo dito. Hindi ko nga akalain po kung bakit ako po yung naging presidente. Sa kalagayan ko po ngayon eh. May kapansanan, pula ko yung punapili nila. Hindi huwag mo naisipin yung kapansanan ka, yung hindi mo gaya. Dapat kaya mo para tumulong ka sa tao. Hindi lang yung buhay namin yung kailangan namin isalve. Kumbaga mas pinagtuunan pa nga namin ano yung kabuhayan namin.
kailangan maging safe tayo dito sa ano, sa pagtataguan natin ng mga bangkang panghanap buhay natin. Hanggang dito yung ano, boat sheltering namin. Kapag makikita mong pinapahalagahan din nila yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, nakakataba na yun ng puso. Even yung simpleng sistema na imilalagay mo sa isang komunidad, pwede makapagpabago ng buhay nila. Para makita natin ang kapitbahay natin, tingnan natin ang kapitbahay natin. Para makita natin ang kapwa natin, tumingin tayo sa kapwa. Sabi nila pwede akong politiko, pero hindi eh. Nakakatulong kahit wala kang posisyon eh. Hindi lang buhay natin yung niligtas natin dito. Hindi lang para sa atin to. Ang objective natin dito, kung mas makakapag-encourage pa tayo, then makaka-inspire tayo ng ibang communities, meron tayong share sa ano, sa buong mundo. I've seen how it can work in communities where we have invested time. It makes a difference. There's plenty for us to do, but the Filipino spirit is strong.